Samantala po, puspusan ang paghahanda ng batas ng pambansa para sa ikalawang pag-uulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At bukod sa mahigpit na seguridad, kabilang sa mga pinaghahandaan ay ang emergency situations tulad na lamang ng lindol. Ang sentro ng balita mula kay Karen Villanda. Higit isang buwan bago pa ang ikalawang State of the Nation address si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Hulyo, puspusan ang paghahanda sa batas ng pambansa. Masinsina inayos ang dambuhalang watawat ng Pilipinas na ilalagay sa plenaryo. Nilininis na rin ang buong batas ng pambansa complex para sa nasabing pagtitipon. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, 2 conference room ang gagamitin dahil inaasahang lalampas sa 500 katao ang dadalo sa sona mula sa Kongreso, Senado at pangdadalo. We will be opening 2 function rooms, yung Romualdo Sol tsaka Legislative Hall, no, for the other guests for medical reasons or for some other reason ayaw na nila doon sa plenary dahil very restrictive kasi pag nandun ka sa loob ng plenary hall, you have to be seated. At kailangan may ngayon kung ire-require ba ang face mask at antigen testing. Pinag-uusapan pa lang ngayon yan eh. Depende kasi doon sa health protocol na we will have to agree with the Senate and then the Office of the President. Iniintay namin kasi yung June 30 pa baka magkaroon na ng announcement tungkol sa COVID-19. No? Because you know, halos lahat, maraming bansa na ang nag-decline tapos na yung pandemic. And they are just treating COVID-19 as one of those endemic diseases. Sa June 24, itinakda ni House Secretary General Velasco ang kanyang self-imposed deadline para sa paghahanda sa batas ng pambansa para sa sona. Nakatakda rin magsagawa ng dry run para tiyaking pulido ang magiging sona ng Pangulo. Hindi naman 100% pero dapat ready na lahat para we have 1 month to adjust kung may mga kailangang babaguhin or i-reviewin, meron pa kaming time. But of course, magkakaroon yan ng simulated ano, no? So na, together with the Senate. Sa huling Sabado at Linggo naman bago ang SONA, ila-lockdown na ang House of the Representative para sa seguridad sa lugar. Karen Villanda para sa Bayan.